Okay, good night and good evening. Welcome mga tropa. Welcome po. Ito po yung pinakaabangan nyong segment. Ito po yung last event po natin. Pagdating po sa HD3. Paano lalakas chisibap ng Raider 150. Inulit ko po, gumawa po tayo ng video natin para hindi kayo maaksidente unang-una. Baka naman pag lumakas ng HD3 ninyo maaksidente na kayo. Iwas po tayo at drive safely po tayo mga paps, mga tropa. Opo, kaya natin ginawa ang video na ito is to share hindi upang magyabang at opo, sabi nga po nung aking isang hindi ko matiyak kung nag-subscribe siya or nag-comment siya, siya po ay si Sir Raywin. Opo, tama ang sabi niya, masisira ang motor ninyo. Ang ibig ko sabihin, kaya masisira ang motor ninyo, mababago po, mababago ang set ng inyong HD3. Opo, pero hindi ko kayo niloloko. Kasi sabi niya rin, niloloko ko raw kayo, mga paps, mga tropa, mga sir, mga ma'am. Hindi po kayo niloloko, ang akin lamang, ito po yung kumbaga sa motor na HD3, ito po yung panakbo. Hindi po ito pang everyday use. Hindi po ito pampasahero. Ito po, kung paano tumakbo ng Alraider ang inyong simpleng HD3 Kawasaki. Opo, pero salamat rin po sa comment ni Sir Raywin. Opo, kasi totoo naman na masisira ang motor. Kasi nga po, gagalawin natin, mawawala yan sa standard na sukat. Pero hindi po natin ibig sabihin na nanloloko tayo ng kapwa. Opo, hindi po tayo nanloloko ng kapwa. Yan po ang gusto kong maunawaan ninyo. Kung gusto, kung open-minded po kayo, pwede nyo po itong gawin. Hindi ko naman po ito pinapapilit sa inyo. Yun naman pong sa akin, hindi ko po ipinipilit na gawin nyo ito sa motor ninyo, mga paps, mga ma'am, mga sir. Yung may ibig lang po na mag-explore, o yung tinatawag natin mga tuner, o yung ating mga tunist, opo, ito po kung paano bumilis, tumakbo ang kanilang simpleng HD3 Kawasaki. Opo, at salamat po sa mga nag-subscribe na. Ngunit ito po ang masasabi ko, hindi po tayo nagyayabang, mga kaibigan, mga sir, mga ma'am. Pag po nakuha nyo na, hindi ko sabihin, pagka nakuha nyo na itong technique na ito, itong templada o yung recipe para lumakas ang HD3, ay pwede na po kayo mag-unsubscribe sa akin. Opo, hindi po naman kaya lang tayo nag-upload is para kumita o magka-subscribe. Nagkataon lang na sinabi natin na please pass this and share this, my video and subscribe. Ngayon po, inuulit ko, wag na po kayo mag-subscribe sa akin. Opo, wag na po. Kasi naibigay ko na ang technique. Okay na po. Okay lang po sa akin. Hindi po tayo nagdaramdam, wala po tayong hinanakit. Ang importante, pinakamahalaga, na i-share po natin ang simpleng karunungan, ang simpleng sabi nga trial and error natin. Opo, bilang isang hindi natin masabing tsuna bilang tinatawag ko na lang na ano sir mga baklas kabit lang tayo Opo. Yan po, opo, baklas kabit lang tayo. Pero ang masasabi ko, hindi tayo, inuulit ko po, hindi po tayo nanloloko ng kapwa.
Hindi ko po galing Manloco ng kapwa, mga paps, mga sir. Pwede nyo po akong puntahan dito sa Infanta Quezon. General Luna Street, mga paps. Ipagtanong nyo ako rito. Makikilala nyo kung sino po ako. Simpleng tao lang po tayo rito, mga paps. Hamak na hamak tayo, pero okay po. At pasensya na po kayo, hindi naman po tayo sabing ano, nag-emote or something. Hindi naman po. Hindi po. Tuloy na po natin ang inyong pinakaabangan. Okay po. Ituloy na po natin ang pinakaabangan ng lahat. Ito po ang motor na ito, ang HD3 natin is nakaset sa stock stroke. Inuulit ko po ha. Hindi po ito yung engine na ginawa natin. Ito po ay for demo. Demo use lang po ito. Para po makita nyo lang. Okay po. Inuulit ko po, paps, mga sir, mga ma'am. Hindi po tayo nagyayabang. At hindi po tayo nanloloko. Ito po. Ito po yung tamang porting. Na pinakaabangan nyo, mga tropa. Diba, ang sabi ko po is magpareboard kayo ng black na 58.5 ng Brutus. Sabi ng iba, gagamitin daw nilang piston is parang RXT. Sige po, papayagan ko na po kayong gamitin yun. Papayagan ko na po kayong gamitin yun. Kung halimbawa, wala kayong mabilan na pang Brutus na 58.5, sige po, okay na po, sige po. Pero may bahagya pong diferensya yun. Pero tatakbo rin po naman yun. Okay po, payagan na natin. Okay, ito po ang gagawin nyo. Pagkatapos nyo magparibor ng block na 58.5 pang Brutus, ano po? Tingnan po natin ang port window. Sinasabi nilang bintana. Ito po yung mga port window. Ito po ang mga port window. Ito po ay exhaust port window, transfer port, ikabila po yan. Ayan po, ikabila. And then yung po tinatawag na boost port. Ayan po. Alam na po ito ng mga tuner na magagaling gumawa ng Kawasaki. Opo, alam na po nila ito. Siyempre po, sineshare lang natin. Para hindi naman kayo, sabi ko nga, baka naman lumakas nga HD3 nyo, na-aksidente naman kayo. Wag po, ingat po kayo sa pagdadrive, mga paps, mga sir, mga ma. Hindi natin ginawa ang video na ito para makapinsala tayo ng ating mga kapwa-tao. Opo, hindi po, hindi po. Okay po. Ngayon po, pag nagparibor po kayo ng 58.5, pag po ang gasket po ninyo is mas mababa pa sa rito, okay po, ang nangyayari po nyan, ang magiging opening ng port window nyo lang po is ganito lang, maliit. Ayan po, maliit po ang transfer. Okay po, maliit. Maiksi, maiksi po ang opening nyan. Ibig sabihin, mababa po ang degree. Kasi po may tamang degree yan. Kaso hindi ko makita yung aking. Isushow ko rin po mga yung aking degree wheel. Pero ito po, kahit wala kayong degree wheel, pag sinunod nyo ito, sigurado po nakadikit na kayo sa Raider at lalagpas na kayo sa Raider 150. Okay po. Ngayon, ang nangyari po nito is kakailangan po natin ng sobrang taas na kalang. Ayan sir. Ipagpalagay na po itong aking ginawang washer. Ito po yung gasket na mangyayari. Pwede po kayong magpagawa ng mga aluminum na base gasket. Or ito, sisira kayo na isa pang block. Kukunin nyo ito, itong alpakal na ito. Pwede nyo idagdag to, gawin nyo itong gasket. Or, hanap po kayo ng mas maraming gasket. Yung pong ano, yung RN, yung NRM o RN na gasket, yung red, makapal po yun. Ganito po siyang kapal. Okay po. Akala nga nung iba, naka long stroke tayo. Kasi ang kapal ng kalang natin sa ilalim. Pero hindi po. Short stroker lang po ito. Kumbaga po, yung standard stroke lang ng HD3 po yan. Standard stroke ng HD3. Ngayon po, sagad po natin. Nakita po ninyo, lubog ang piston natin. Kasi bakit lumubog? Kasi po, ang gagawin natin dyan is pag inilubog po natin yung piston ng sagad, bottom dead center, tandaan po ninyo. Dapat po ay
open na open po ang transfer port, boost port. Open na open po dapat. Dapat po hindi ganito. Hindi po ganyan. Dapat po, sasagad po natin sa pinakailalim. Ayan. Ang ibig po sabihin, yung piston head, yung pinakang ibabaw ng piston, wala po na kung ano ha. Yung pong pinakaibabaw ng piston, yung pong pinakaibabaw ng piston is doon po, dapat po ay pantay doon po sa pinakailalim na part ng transfer port. Sasagadin po natin yan, sagad. Pero nung degrehin ko po ito, kung hindi po ako nagkakamali, is ang degree po ng aking transfer port is 130 degree. Okay po, alam po yan ng mga tunist, 130 degree. Kasi sa 135, kung hindi ako nagkakamali, mga 124, 126 lang ang opening ng ano nun, ng transfer port ng RXT. Ngayon po, itong HT3 natin, gagawin po natin itong 130 degree. Okay po, 130 degree. Okay, pag nagpa-rebor po kayo nyan, isasagad po ang piston sa kailaliman. Yan po, kapantay po ng opening nung ilalim nung part ng transfer port. Yung base part ng transfer port, kapantay po ang piston. Pantay po yan. Okay po. Okay. Tapos, kung makikita nyo naman po rito sa part ng, dito po, ng boost port, okay, pantay po natin ha. Tingnan po nyo, makita po nyo. Diba mas mataas ang, mas maaga bumukas ng bahagya ang boost port. Ayan po. Ayan po. O. Mas maaga. Yung simpleng butas na po yun, yung simpleng butas na maliit, eh mag-a-advance na po ang tulak ng hangin niya. Okay po. Yung pong boost port, ito po ay ipoport nyo lang po ng ano, ng half mm. Ito pong lip na taas. Half mm lang po yan, half mm. Okay po. Pero pagdating po dito sa transfer, huwag nyo na pong gagalawin yan. Huwag nyo gagalawin. Huwag na huwag po, mga tropa. Pero pwede nyo po yung i-champer ng ano, ng liha. Patanggalin nyo lang yung talas. Sa champer, ano? Liha lang, liha lang. And then yung boost port, itataas po natin yan ng 0.5 ng half mm. Yun po, yung lip na yun. Ipoport po natin ng half mm. Okay. Ito na po ang pinakaabangan nyo. Yung exhaust part, exhaust port natin. Okay po. Ang papansin niyo po, hindi po ito yung tamang sukat na ginawa natin. Ano po? Okay. Okay. Maiba po muna. Saglit lang po ulit. E di, ang gagawin po natin is ilulubog po natin ang sagad na sagad ang piston. Ano po? Sagad na sagad. Sample sa base part ng ano. Pag itinaas po natin yan, ang mangyayari, magkakaroon po ng puwang dito. Ito pong cylinder block, ipatatabas po natin ito ng 5 mm. 5 mm. Ito po. Okay po. Tatabasan po ito ng 5 mm. Okay po. Ito pong cylinder block, tatabasan po ito ng 5 mm para po itong piston head ay pumantay dito. Okay po, para po pumantay. Kasi, kaya natin tatabasan yan, hinabol po natin yung base part ng transfer port. Yung pinakasagad na base part ng transfer port. Opo. Kung mapapansin nyo ito, mga paps, medyo lumubog ang piston natin dito. Nakita po nyo ito. Yan po, may kalang. Bumabangga. Kinakahit po yan. Kakayo din po nyo yan. Kinakahit po yan, mga paps. Kakayo din po yan, kakayo din. Na mangyayari po dito, ang dapat po mangyari dito, dito po, simula po dito sa gitnang ito, dapat po ay uultaw po ang piston. Kaya kakayo din natin ito. Igagrind po natin yan. Igagrind. Okay po. Tandaan po ninyo, igagrind po yan. Okay? Okay. Ito na yung tamang pagpo-port ng exhaust. Okay po. Ito po ang tamang na sabi nga isubad. Okay po. Po ang tamang sukat. Halimbawa po, sa sakit lang po.
Di ba nagpa-report na po tayo ng black, ng pang Brutus, 58.5. Di ba po may, kumbaga, dati naman may hukay ito, di ba? Itong Exosport natin, dating may hukay. Okay, dati ito may hukay. Ito pong tinatawag po minsan na side ng side port. Side, at saka ito, itong side ng Exosport. Pwede po nyo itong kayo din. Kayo din po ninyo ng kahit mga simula po sa pagkakaribor ng black, ha? Ng 2.5. Kayo din po nyo ng 2.5 mm. Ibig sabihin, dito, pababa, pag ganun. Kakayo din po natin yan. Simula po doon sa original na sukat, sa original na sukat ng Exosport side. Exosport side. 2.5. Tapos ito po ay 2.5. Okay po. Ito ang pinaka-importante. Ito po ang pinaka-importante. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na kung saan ako nagkamali. Kung saan po ako nagkamali na nawala ang iktad pero lumakas, lumagpas po sa Raider 150. Opo. Opo, ito po 'yon. Kung ito po yung original size ng, 'di ba po, pinareport natin. May original size po siya, hindi pa siya napoport. Hindi pa po ito napoport. Okay po. Ito po, ang part na ito. Ito po, ito. Ito lang. Itong dulong-dulo lang. Itong dulong-dulo lang. Kakayo din po natin yan ng 0.5. Gradually. Halimbawa po. Halimbawa. Kasi magkakaiba po ng piston head. Magkakaiba po ng sukat ng head. Ng piston head. Kaya, eh siyempre dapat po dinidegree yan. Dinidegree po yan. Kasi mayroong mas makapal na head. Depende po sa ginamit na piston kung replacement or local ba yan or kasi po may mahaba ang piston, ang head, kaya po ang payo ko pag sinunod po ninyo kung susundin po ninyo, okay po, ito po ay kakayo din nyo, simula po rito kakayo din nyo lang yan ng 0.5 mm, half mm lang, okay, tapos po half mm ibalik nyo po ulit. Itakbo po nyo ulit. Itakbo po nyo ulit. Okay po. Kasi hindi natin agad masusukat ang sukat. Pero nung digrihin ko po ito, mga tropa, dinigri ko po ito, simula bottom dead center hanggang po dito sa opening closing ng Exosport, ang sukat ko po na ibinigay rito is 196 degree. Pag sinukat po, alam po ito ng mga tuner natin. Kung paano nila nalidigay yan. 196 po yan. Tandaan nyo po ha. 196. Pagdating sa transfer, 130. Both 130. So, kung pinahid ko itong boost port na ito, tumaas po yan. Tumaas po yan sa 130. Kasi dapat mag-a-advance po ang boost port kesa sa transfer. Tandaan po ninyo ha. Okay po. Ito po ay 196 degree. Ngayon po, kung iba walang degree wheel, kung yung iba ay siyempre walang degree wheel. Okay po, yung iba po ay walang degree wheel. Di ba po, walang degree wheel. Di ba? Sabi ko po, ulitin ko po. Ito po yung dating wala pang tabas, pero napareport na natin ng 58.5. Wala pang tabas, napareport na natin ng 58.5 ng Brutus. Ito po ay kakayo din nyo na ito ng 2.5 mm. Okay? 2.5 mm. Tapos po ito. Ito po. Pag nasobrahan po ang car nyo ito. Mawawalan po yan ang takbo. Tandaan nyo. Ingat po kayo. Warning nyo na pag nasobrahan po ang port height, baka po malito kayo. Baka po magkaroon kayo ng problema or mawalan kayo ng gana. Kasi sasabihin nyo sa akin, Paps, nawala ang takbo. Yun. Okay po. Kaya ngayon, wala kayong degree wheel sa bahay nyo. Ito po ang billing ko. Kakayodin nyo lang po itong top head. Ito po. Itong top head ng pataas po. Dapat po itong part na ito, mas mataas po yan. Diyan po kayo magsisimula sa pinakagitnang gitna. Yung gitnang gitnang papataas. Kahit po kayo, 0.5 lang po. Gradually po, 0.5. Half mm lang po. Tapos po, half mm. Okay po.
Tapos ngayon, ibalik nyo ulit. Itakbo po nyo ulit yung motor. Itakbo nyo po ulit. Kung nandun pa rin yung gigil, yung sinasabi kong arangkada. Okay po. Itakbo po ninyo hanggang sa maabot po ninyo yung sinasabi ko kung saan ako nagkamali. Kasi po, kinahid ko ito. Okay po. Siguro nakahid ko ito ng mga 193 degree. Ngayon po, kumahid uli ako ng konting-konti lang mga paps, mga sir, mga ma'am, mga tuner po. Kumahid lang ako siguro ng 1mm to wala pang 1mm. Yun! Nawala po ang gigil. Nawala po ang iktad na kinikwento ko po sa inyo. Na namroblema nga po yung aking best friend. Sabi niya sa akin, "Kuya, nawala ang takbo." Sabi niya, "Kuya, nawala ang takbo." Sabi niya. Eh di ganun. Sabi ko sa tropa ko, di ba, inulit ko lang po. Sabi ko sa tropa ko, huwag kang mag-alala, pawe-weldingan ko yan to. Pawe-weldingan ko yan. Sabi ko, pawe-weldingan ko, kaya ko yung pawe-welding yan. Sabi ko, kasi kinahit ko lang naman yan, di ba? Tandaan po ninyo ha, 196 degree po dapat yan. Eh di, ganun. Eh sabi ko, umuwi ka na. Kasi sabi ko, umuwi ka na. Sabi ko, di sa tropa ko, sa aking best friend. Sa aking best friend. Kung tawagin po sa tanay yan, kung tawagin po yan sa tanay, si Taba. Sikat po yan, si Taba. Opo. Sabi po niya sa akin, "Kuya, nawala yung takbo." Eh sabi ko sa aking best friend na yon, "Tropa, umuwi ka na kasi gabi na eh. Binata pa po kami noon. Umuwi ka na. Bukas eh, pawe-welding ako, ibabalik ko. Kasi tinabas ko po ito eh. Dito po ako nagkamali. Tandaan nyo mga paps. Ito po yung sekreto na hindi na ngayon sekreto. Pero alam na rin po ito ng ating mga tuner. Opo, alam na po yan. Eh di ganun. Umalis siya. Bumalik siya po ng mga 11 or 10 p.m. ng gabi. Ang lakas nga po ng pagkakatok. Sabi niya, "Kuya, kuya. Kuya, kuya." Eh, siyempre, kala ko, aksidente. Eh, di, binuksan ko po ang pinto. Pagbukas ko po ng pinto, nakangiti siya sa akin. Di ba po, nung hapon, malungkot na malungkot na. Pero nung pagbukas ko nung gabi ng pinto, kasi tumawag po siya. Sabi niya, "Kuya, ano? Eh, kahit sabihin ko kung ano, hindi pa siya sumasagot kagad. Alam mo yung pagkakangiti po niya, mga paps? Yung, alam mo yung bibig, nakatikit po sa puno ng tenga eh. Sa sobrang saya po niya. Ang sabi niya sa akin, "Kuya, lumagpas sa Raider 150 for the first time." Yun! Sabi ko, "Pare, doon tayo kay paring Digi. Doon mo ikwento, para naman mapakain, mapamerienda mo man lang ako doon ng top silog." Sikat po sa amin yun, Digi. Sikat na sikat po yan, Digi sa amin, San Panta. Hindi yun, nilibre po niya ako, libre. Tapos, nagkwento na siya. Hindi siya makapaniwala. Kasi, kung kailan nawala yung sinasabi kong iktad. Nawala yung iktad. Yun po, lumagpas na po kami sa Raider 150. O, alam nyo na po ang sekreto ng HD3 natin. At, salamat po sa comment nyo, mga tropa, mga paps, mga sir, mga ma'am. Okay po. At magandang gabi po sa inyo mga tropa. Salamat po sa aking mga boss diyan sa Cubao. Kay sir, sa aking mga sir, sa aking mga ma'am diyan sa Cubao. Opo, at thank you rin po sa aking mga masusugid na mga friends sa YouTube. Opo, aking mga friends sa YouTube. At thank you rin po sa yung aking mga subscriber po sa India. Meron na po tayong subscriber from India at saka po sa Vietnam. Opo, masaya nga po kami. Hindi kami magkaintindihan eh. Sabi ko, i-Englishin mo para ano. Opo, at thank you po. Pero dun po sa comment ng aking hindi ko masabi kung pero okay naman po siya si Sir Raywin. Yung kasi ang nakalagay na pangalan niya. Si Sir Raywin. Sir Raywin, opo, at wala po nang problema sa comment mo, sir. Pero inuulit ko po, hindi po tayo nang loloko ng tao, sir. Tandaan niyo po yun, sir.
Hindi po ako nanloloko ng tao. Ako po ay isang hamak lamang dito, pero hindi ako nanloloko ng tao. Okay po? Tandaan niyo po ha, ang pinakatamang degree ko po nito is, base po sa ginawa ko is, 196 degree. Doon pula sa dulong yun. Simula dulong yun. Pero pababa pa rin po yan. Pababa. Pababa. Okay po? Okay. Yun lang po. Tinatapos na natin ang HT3. Okay po. Gagawa naman po ngayon ako ng ano, ng HT3. Na, may ginawa na rin po ako dating HT3. Mga paps, kung hindi nyo na po itatanong, gumawa na rin po ako ng naka-red bulb dito. Naka-red bulb. Kinabitan ko po yun ng red bulb ng DT125 dito po. Naka-red bulb po 'yan. Instead na rotary bulb, tinakpan ko po 'yan. Kablak po 'yan. Nakatakip po 'yan. Binutas ko po ito, mga tropa ito. Binutas ko po 'yan. Sinalpakan ko po 'yan ng red bulb. Opo. Napandar ko po 'yan, tumakbo po 'yon. Nakabuntot din po 'yon sa Raider. Nakabuntot rin po 'yon sa Raider 150. Pero naka-red bulb. Pero marami pa po akong kulang noon kasi kulang na po tayo sa budget. Gusto ko po mag-explore about kung paano dito. Naglagay na rin po ako rito ng ano, kung hindi nyo na rin po itatanong sa aking RXT. Ang RXT 135 ko po mga paps. Sineshare ko na rin po. Naglagay na rin po ako ng relactor. Opo. Ng relactor sa aking magneto. Opo. Tapos po, yung mismong cylinder head ng RXT ko po, mga sir, mga man. Twin spark plug po yon. Twin spark plug. Isang nasa middle, at isang nasa likod. Dito po sa part ng carburetor. Opo, minashishap ko po yan. Tinitrate ko po yan. Marami pa po kong katanungan. Ako rin po, hindi perfecto. Nasabi ko po sa inyo, hindi po ako nagyayabang. Marami pa po akong hinahanap na lakas. Kung alam nyo lang na sabi nga nung ano, nawiwindang din po ang isip ko, hindi rin po ako makakatulog kasi tuloy-tuloy pa rin po ang pag-i-explore natin. Opo, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-i-explore natin. Opo. Okay po, at salamat po sa inyong ginawang pakikinig sa aking simpleng istorya. Opo, at salamat ng marami. Yan po sa akin yung mga solid Kawasaki. Solid Kawasaki friends. Opo. At saka po, inulit ko rin po pala, pag po, ano, nakakahiyaman sa inyo, kung naabala ko kayo bilang nag-subscribe kayo sa akin, okay lang po na pwede na po kayo mag-unsubscribe sa akin. Pwede na po yon. Kasi, hindi naman po tayo para pumita o mag-akit ng mga tao magsasubscribe sa iyo. Hindi naman po. Pwede na po kayo mag-unsubscribe. Total, gusto ko lang naman talaga mag-share about HD3. Okay po? Okay, pasensya na po. At salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Thank you po.